Yo, what's up mga peace? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. And again, sa video na ito, pinag-uusapan natin ang cryptocurrency, ang Bitcoin, Ripple, XRP, Litecoin, at marami pang iba. At tumuto ka lang for more information. So, let's go! So bago tayo magsimula mga peace, kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutan ang mag-hit ng subscribe at isama mo na ang notification bell. Sama mo yung all para naman ma-notify kita sa lahat ng video na gagawin natin. So tuloy-tuloy na tayo mga peace. So as of this moment mga peace, kahapon, as of this moment muna, today is February 23, 2021, ang oras ngayon ay 11:27 AM upon recording this video mga peace, Philippine Standard Time. So bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa ating 2,020 subscribers. Thank you very much sa inyo mga peace. At syempre, bago din ang lahat, sana i-like nyo tong video na ito at i-share at mag-comment po para naman maging mas positive itong ating channel on how YouTube algorithm works mga peace. So kahapon nag-post tayo ng video if Ripple can reach $10 each, pero sa kasamaang palad mga peace. Hindi naman kasamaan palad na nagkaroon ng matinding movement si Bitcoin. So pag-usapan natin si Bitcoin. As of this moment, mga peace, Bitcoin is sitting around $51,000. Okay, almost 52. So bumagsak siya ng 9.09. Kung makikita nyo dyan, ang bilis ng movement ng mga cryptocurrency natin. Kasi nga, very volatile nga ang ating mga cryptocurrency. Si Ethereum bagsak ng 11.57, nasa 1,690 na siya. Si Binance ganun, bagsak din ng 14.55, $245.17. At si Polkadot nasa $35.35, bagsak siya ng 7.37. Si Cardano ganun din, 1.03, nasa 4.40%. At si XRP 0.54, di na masama, not bad for XRP for performing so good for this day and this week. Tumaas siya ng 0.93. So dire-diretso na tayo mga peace ang XRP on our trading view. Sa ating technical meter, we are still on buy. Okay, buy position. Very long-term position. Ako nga, on my point of view, para sa akin mga peace, lagi ko sinasabi, we are on irrationally long kay XRP. We are holding, investing XRP for long-term mga peace. For at least 1 to 2 years. So, nag-hold tayo ng XRP 2 years ago at kinompound interest nga natin to gamit ang B4U Global. So, tumatawag ang aking mother dear. So, mga peace, yun nga. Yun, B4U Global, where you can earn 7% up to 20% monthly using your cryptocurrency, mga peace. And today, mga peace, bunta na tayo sa ating chart. Lagi natin sinasabi, invest what you can only afford to lose, mga peace. Remember that. And yun nga, hindi pa rin tayo talaga umaalis dun sa chart natin. Dito sa range natin, napaka ganda range pa rin natin. Hindi siya umaalis. Actually,
almost, yun nga, dalawang beses siyang umakyat from 63 to 64. Pero nga, hindi nga siya nagtuloy-tuloy. So, yun kasi yung inaantay natin na magtuloy-tuloy siya, na ma-break niya yung 70 before it totally break out. Break up. Okay? And hindi pa rin natin nga inaalis yung possibility na mag, kasi kung yung trend niya, ito yung trend niya. Hindi pa rin natin inaalis na posible nga na mag-break down siya. So, abangan natin to siguro mga 2 to 3 weeks from now. Lagi rin tayo mag-update kung anong nangyayari kay XRP. So, isa to sa pinakamaganda. Hindi pala pinakamaganda sa nakakalungkot na nangyari ngayon kay Ripple, dahil si Moneygram is suspended the partnership on Ripple. Ripple detached by Moneygram over SEC lawsuit. Ito nga yung ating partner, the partner of Ripple. So dahil nga siguro sa lawsuit ng SEC kay Ripple, kailangan talaga nilang i-suspend yung exchanging from ng Moneygram. Kailangan nilang gawin kasi possible na makasuhan din sila or whatever. Hindi natin alam na nangyayari sa Amerika dahil nga nandito tayo sa Pilipinas, pero dahil sa mga report na to, kakaroon tayo ng idea kung ano nangyayari kay Ripple. So isa yan sa masakit na nangyayari kay Ripple. Pero ito rin, you today, Ripple has proof SEC failed to warn exchanges about XRP's security status. So medyo malakas ang laban, marami nagsasabi, malakas ang laban ng XRP kay SEC, possible yun. Ayun ang inaantay talaga natin. So we are still holding Ripple, and pinapalaki nga natin yung ating Ripple. Ang target natin dyan, magkaroon tayo ng at least 100,000 Ripple by the end of this year. So, ang laki ng ambition ko, no? Pero, wala namang imposible. Basta gawin lang natin, magtrabaho lang, diba? Mag-isip ng paraan, paano tayo kikita, tapos i-invest. So, ganun yung nangyari sa akin on my everyday living. Kasi ang target ko talaga ay makakuha ng at least 100,000 Ripple. So yan. Yan ang mga piece. Update ko na kayo regarding sa ating mga cryptocurrency, lalong-lalo na kay Ripple. And maraming salamat. Tandaan po natin, meron tayong playlist sa ating channel where you can see ang pwede kayo matuto about St. Peter, about B4U TRADES, about how to earn and learn Bitcoin, and marami pa, Bitcoin and other cryptocurrency, at marami pang iba mga peace. So maraming salamat mga peace sa inyong patuloy na panonood. See you tayo bukas mga peace, ha? Don't forget mga peace, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At hanggang dito na lamang po mga peace. See you sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!